wala yung magiging participation po ni Kuya Bitoy. First time. So, hindi pa po namin ito nagawa sa bubblegum. At dito namin unang magagawa. So, di pa yun. Sobrang excited na kasi talagang si Kuya Bitoy talaga yung nag-isip niya ng idea na itong gawin namin. So, abangan po ninyo. Hi, sir. Ask ko lang, gano'n ka naging involved sa concert, sa guests, or sa performance songs? Oo. Actually, yung mga songs talaga dito, talagang ako talaga yung mga close, mga songs na close to my heart. Yung, kasi nga, sumasali, actually, hindi ko pa nakwento. Dahil nga ko, di ba, sumasali ko sa mga amateur singing contest. Dumadayo po ako ng Lucena Quezon para po sumali sa mga volunteers. So, sa Lucena, mga gano'n, mga... So, ito yung, meron isang segment doon sa concert na ito yung mga songs na iba ng nalaban ko. So, doon nila makita, yung pala yung mga kanina. So, tapos, yung songs na, masyempre, mga singers na talagang naging malaki yung influensya sa akin, sila Gary Valenciano, Martin Yavera, Basil Valdez, ayun yung mga... At ang iba pang mga kanta. So, ito yung mga maririnig din ng mga kanta doon. And then, yung sa sayaw naman, yung mga sayaw na talagang close din sa puso ko at kaya kong sayawin. O, basta matindi po talaga. Hindi po parang journey back to my younger days. Follow-up naman sa question ni Yara. Sa lahat ng guests ko, sino yung pinakamabilis na mga 7 PM tumawag siya kasi nasa TV niya na siya. Tapos, tapos sabi niya, ano yun? Sir Dong, kasi dahil sa kanya taga Sir Dong. Sir Dong, actually may iya akong sabi pero pagka-concert mo. Yung pagkakasabi mo na yun, hindi mo masabi. Tapos sabi niya, talaga? Sige! Yung hindi ko masin sabi, alam niya na parang, kasi hindi ko nga masabi na pagka-concert mo. Kasi nga ako nangingimi ako sa sarili ko na sabi ng mga concert. So, si Sir Ding Dong na gano'n. Although, sabi ko, Sir Ding Dong, kasi pangarap mo si Miss Marian. Sige, ako na ang bahala ka rin niya. Yan po, hindi pangarap na ang sumasagot ko. Pero we're hoping na sana sumagot na siya. Kasi merong special number si Miss Marian na nandun na. So, kung di mo siya dumating, may ibang gagawin. Maraming salamat. Thank you, Mr. Dong. Hi! First, congratulations po for your upcoming concert. Ang aking first question is, since yung title nito is Try Ko Lang Ha, ano yung mga itatry mo sa gabi niya ng iyong concert? Ako, madami kasi yun nga, kasi hindi naman alam ng lahat na paramihan na kumakanta talaga. So, hindi man professionally, pero yun, yung kanta, hindi rin nila alam na sumasayaw din ako kayo paano. So, yung mga itatry natin, sing, dance, and then, meron kami konting acting doon, yun nga yung gagawin namin ni Kuya Bitoy, na first time namin din itatry, kasi hindi pa namin nagawa sa bubble. And then, tatry kong huwag magpawisan. Dahil isa yun sa pinaka, talagang malaking challenge dahil may kilaw, kasi naranasan ko na po yun dahil sa mga Pinoy TV concerts namin at si Diane po yung isa sa mga kapagpatunan niya. Bad towel po talaga yung kailangan ko po every time na natatapos ko ang number. So, baka po dito makakumot na kung gamitin ko talaga ng kapagpa... Matuyo na ako. Okay. Ayan si Robert, alam niya. So, yung mga itatry natin. Pati itatry din natin na mapuno yung music. Pag napuno, hindi, thank you, Lord. Sa inyong pong journey as an artist, ano pa po yung mga gusto nyong itry in the future? Actually,
anong, actually, very thankful naman ako sa Artist Center kasi lahat ng mga projects na nakukuha ko, talagang, yung hindi mo man hiningin o hindi mo man hiningin, yung bilang iaalaw sa'yo. So, sa ngayon, sa lahat ng nangyayari sa career ko, I'm very thankful and sobra akong blessed dahil parang lahat na try ko, pag-star video, okay, nag-hosting na, ilang kagaseri na rin ang nagawa. And then, hindi na lang namin nahahabol this concert, pero supposedly, dapat dito namin i-release yung first single ko. Wow, di ba? May first single dapat ako sa Under GMA Music. Kaya lang talaga sa sobrang labing-anin ko kasi yung guest eh, makaabuti na po tayo hanggang unang hearing ako, no? So talaga nga, sinabi na ako, nalang isa ba? So, yun yung itatry ko na gawin, kung di man this year, siguro first part of the year, yung first single ko under GMA Music. Pwede po bang may funding factor? Although inaayos pa yung ano, pero ano siya, parang novelty song siya, pero hindi naman ta siya yung tipong talagang dance. Medyo inaayos pa yung ano, pero ang tema niya eh, bakit mo minahal yung mahal ko? Yun. Parang nagagusto ko dun sa isang tao, pero minahal siya ng kaibigan ko. Parang ang sabi ko, bakit sa lahat ba nag-iibigin mo yung mahal ko? Parang yun. Aabangan po natin. Ano ko, abangan niya talaga. Abang. O kung baka nasa kanto na po, maabangan niya po. And kung meron po kayo gustong mga collab or mga show daw na gustong itry, sino po iyo? Miss Marian. Marian. Hindi po siya nagtatry na mga show daw. Sayaw po. Oo, sayaw. Although, lumabal kasi ako sa show niya Marian, yung championship yung sa dance, kami ni Arnie Ross yung magka-partner. Pero kasi host kasi si Miss Marian dun, so hindi ko pa siya nakasayo na talagang sana dito, sana mangyayari. Pero we're hoping na 9 days pa lang baka mag-free na yung schedule niya. Sino pa ba? Miss Marian pa kami. Thank you po. Sir Bentong. Meron na natalo na lahat ng mga Bentong. Bentong? Sino ba sa Bentong? Bentong. Siyempre, congrats pala sa thank you po. Ating advance happy birthday. Ay, oo, salamat. Okay. So, itong dating na concert nito, sir, mali, kanino mo iaalay concert na ito. At sa dami ng inyong ginagawa, saan ka kumukuha ng lakas para papatagumpayan mo ang concert na ito? Ang nakakayag po yung tanong. Hindi ko pa... Kino po ka na rin. Pa-tribute. Actually, very meaningful talaga itong concert ko po kasi na ito. Kasi nga, at the same time, birthday ko po. And at the same time, birthday din po ito ng tatay ko. Wala na po ang tatay ko, so... Pasensya na siya. Hindi, okay na po. Kasi, hindi kasi nasaksiyan ang tatay ko na lumabas po sa TV. Okay. So, nawala po kasi siya noong 2002. So, since nung nag-on ng po at... Doon ba sa DVD na nakita ko. So, isa to sa, in a way, iaalay ko sa tatay. Okay. Naiyak. Grabe. Kasi, eto. Pero siyempre sa pamilya ko. Opo. At yung isang po malala ka, siyempre sa pamilya ko po. So, ganun lang po. Yun lang po. Salamat ko sa... Grabe. Pinaiyak ko, Sir Beto. Thank you, Mr. Mohamed. You also have Mr. Jones.
Hello! Hello! Ayan. Long time no see. Oo nga. Muna-muna sa lahat, congratulations. I'm really so happy on what you've become. Ang taga-tagal na rin namin ikaw na interview. I'm quite interested what will happen in the concert because I know you've done several characters in Bubble Gang, but the most I'm looking forward to is Antonietta. Is she going to be in your concert as well? Definitely. Nagunta kasi Antonietta kasi talagang isa to sa mga milestone in a way na nakatulong sa career ko at hindi ko makapunta sa JMA pero hindi kina. Kasi po, si Antonietta palagi yung kasama sa sa UN, sa Canada, sa Middle East, sa Australia. So, definitely kasama si Antonietta rito. Meta kang may malakas siyang kasama. Sobra. Kung if Antonietta were someone in real life, what would you say to her? Maraming salamat. Thank you. Kasi nagbukas ng maraming opportunity sa Antonietta sa buhay niya dito. Hindi pong mga bagay na hindi niya inaakala magagawa niya, nagawa niya dahil sa tulong ni Antonietta. Kaya Antonietta, Antonietta mo talaga sa buhay niya. Talaga na nakatulog na talaga. Sobra. Also, dahil si Antonietta, may mga kontrabida bang biglang mag-appear? Naku, inaabangan natin kasi may mga nililigawan kami, pero it's sana, surprise lang. Pero, itatry lang din po namin. Itatry lang. Pero, kasi, ano, gusto ko sana lahat ng mga pala sa kay Antonietta, huwag nang sabay-sabay nakapila. Kasi isang walang niya ka, yung sabay-sabay. Kaya na kasi, baka kung mangyari, bandang dulo ng buyo, kasi baka hindi lang ako makapag-perform. Pero, tinatry namin. Also, not bad. Not bad at all. You were actually good. Now, since sabi mo na magkakaroon ka ng singles, have you also thought of actually writing your own material? Oh, why not? Oh, actually, may mga gusto ko rin siyang i-try. Kasi meron din ako sa sarili ko na actually, siguro since college pa, naiisip mo na. Kaya lang, siguro hindi mo lang alam kung paano mo. Kung kami lang ako mga ideas, yung meron ka ng concept mo maga. Pero yung melody, yun yung kailangan mong i-work on. Siguro baka kailangan mong magpatulong sa professional music arranger or something. Pero, gusto ko din siyang i-try. Maganda siyang, opportunity na ito. I wish you all the luck. And by the way, are there plans to actually bring this outside the country? Or do another concert elsewhere? Wow! Hindi natin lang. Why not? Oh, depende po. Depende po sa aming producer. Si M.A. po, si Michael Angelo. Ang question kasi, if we're planning to do this sa ibang bansa o sa ibang lugar, mukha na mong successful. Yung pala, congratulations. Thank you, maraming salamat.